So, hello. Ito na naman po si Glogs. Bumabalik na po. Pinto ko kanina yung nangyari sa akin kanina sa ano sa buong araw. Ang nanay ko papunta ng Laguna. San Pablo, Laguna kasi uwi siya ng Leyte. Tapos ako naman pupunta dito sa Hong Kong. Hindi pa sabay na kami ng kapatid ko. Kasi nga, takot din ako na ma-traffic. Alam mo naman sa Pilipinas, nahihirapan ako mag-commute. Hindi, nakisabay ako. So, matutal maaga ako kasi ako sa Pasay. Nanay ko, San Pablo, Laguna. So, Pasay ako. E di, alas 9:30 ako dumating. Umikot-ikot muna ako. And then, tumae. And then, nagutom. Kumain sa Jollibee. And then, pagbaba ko na naman, nagtimbang ako ngayon ang ano po bagahe ko. So, mubura ngayon na 3 kilo. Nag-23. So, ang ginawa ko, natulog muna ako. Kasi alas 10 pa lang naman eh. Alas 10:30 ata yun. And then, natulog ako. Tulog-tulog ako na ganyan. Paibay-ibay position ko sa ano. Paibay-ibay position ko ngayon sa ano, sa upuan. Tapos, nung ano, nung medyo na himasmasan ako, mga alas 12, imidya ata yun. Nag-open na yung chicken ko. So, ang ginawa ko ngayon, punta ako doon sa may kiluhan at binawasan ko ngayon yung aking bagahe. Sa masamang kapalaran pa, ang naibawas ko pa is yung panghilod ko, yung bato. At yung nipper. Yung nipper okay lang kasi mabibili ko naman dito yun. Kasi lang yung bato na dala ng nanay ko galing dito na ang sarap-sarap ng hilod ko noon. Na sa tuwing naghihilod ako, natatanggal lahat ng libag ko. Parang pagkatapos mo bang maligo at naghilod-hilod ko noon, is parang gumaan ang kiramdam ko. Kasi tinala ko talaga siya. So, madaling salita, yun yung pag-check-in ko sa ano, pag-check na, yun ang nakita. So, nakumpiska yung panghilod ko at yung aking nipper sa aking kamay, panglinis. Yun na, bad trip na. Tapos, pumasok sa loob and then kumain ng siopaw and then natulog ulit kasi alas dos pa ang aking flight. Bago pa pala yan, pinagawa ko ng e-travel nung sa immigration. Aba, wala akong internet. Anong gagawin ko? So, pinabalik ako ngayon. Nawindang ako ngayon. Paano ko? Buti na lang. Alas 6 pa yung aking 6:30 pa yung aking flight. So, gumawa ko ngayon. Nakiusap ako kung saan ako. Kasi wala akong internet. Hindi nagawa ko na. Aba, alam nyo ba? Pagdating ko ulit sa immigration, iba na naman yung tao. Hindi na hinanap yung e-travel. Diyos ko naman, kung sana naman pumila na ako ng ibang counter baka sakaling hindi na hangahin. Tapos, ito pa. Pagdating ko na sa loob, natulog ako, diba? Ito naman si airplane. Si airplane naman may problema. Alas 6:30 ang ano namin, ang alis namin. Pero, alas 7 na siya naka-alis. Alam niyo kung bakit. Pumapalakpak yung kanyang gulong at na natatakot talaga ako. Sabi ko, ano yun? Sabi na, plak, plak, plak. Lumalagitlit. Tapos mamaya, bigla siyang huminto. Pagkatagal-tagal, kalahating oras, tapos uusog, maririnig na naman, ganyan. So, sabi ko, parang nahihirapan akong tanggapin na ito bang eroplano ito ang aming aming sasakyan. At ito pa, ang tagal-tagal niya pag-ikot-ikot, ang tagal-tagal niya pag-ikot. So, sumatotal, halos mahigit alas 7:15 na siya nakaalis. Tapos sa yung papawid, okay naman. Okay lang pala siya. Yung parang pag yung mapropera sa lang is doon na siya pala siya ng ano. So, nandun na ako sa taas. Inaantok na ako pala. Nandun na ako sa taas. Tapusin ko muna. Nandun na ako sa taas. Nagutom na ako. Kalas 8 na. Sabi ko, nag-isip ko, kakain ba ako ng noodles or ano ay hintayin ko baka sakaling makakain ako mabilis ang makauwi. So, pinili kong kumain ng noodles. Buti na lang kamo kasi alam niyo kung bakit. Ang aeroplano, alas 7:30 sa umalis. So, dalawang oras, alas 8:30. Dapat, ang adating niya, alas 8:30, kaso lang, dahil sa delay siya ng kalahating oras halos, alas 9 na siya nakarating. Pagkarating pa nga siya, paglinding naman alas 9, kumanggana pa siya na sa runway na parang bus talaga na tagal-tagal. Tapos ito pa, pagdating na po nung huminto siya,
Kasi pag gano'n siya, siguro mga 15 minutes pa yung huminto siya. Aba, magsa-shuttle bus pa kami. Sasakay pa kami ng bus para papuntang ano. Bus ba yun o train? Ewan ko. Doon sa arrival. O, de, ito na. Nakapasok na kami. Pagdating namin doon, sabi nga nun, oo, domestic helper, domestic helper, domestic helper. Doon kami lahat nakapapila, domestic helper. Iba naman yung visitors, iba naman yung citizen dito sa Hong Kong. At alam nyo ba nangyari? Pumila na naman kami na pagkatagal-tagal, siguro mga kalahating oras kami doon. Bakit? Kasi inuna na naman nila, ano yung visitors? Kasi, siyempre naman, ngayon lang darating yung mga visitors sa Hong Kong. Tapos inunan nila yun para man maganda ang tanggap sa mga visitors, di ba? So, kailangan lang unahin. So, si mga katulong, ang tagal-tagal-tagal naghintay kasi walang tao sa counter na asikaso namin is naka-close. After na 30 minutes, dumating yung isa. Tapos, naubos na yung visitors, saka kami umano. So, umandar kami ngayon. Pag-andar naman nga ngayon, sa ano naman, kuha ng bagas ko, nandun sa dulo, nasa 20 ako. Tapos, nasa 8 pa pala. Pagdating ko dun sa 8, na ano ko na, natusok sa 8, na ihi ako. Paglabas ko, sabi ni sir, ang sabi ko, so yung A, diba? Yung pala B. Sabi ko, ay, hewan ko pala. Ay, nakalimutan ko na, sir. Alam niyo yun, lahat ng kamalasan niya to, or delita, kadilihan, dili-dili, is kagbagalan, is nasa sa akin, ah. Ganon katindi ang nangyara sa akin. Ay, nako. Kaya ito yung travel ko na ito is napaka-memorable sa akin. Kasi nga, ang tagal. Puro siya delay. Buti na lang kamo kumain ako ng noodles sa ano para. Kasi pagbaba ko, hindi pala ako makakain. Buti nga kamo, umihik talaga ako. Kasi si sir, kapag yan si sir ay kasama mo na. Ay nako, wala nang ano yan, yung papakainin ka, wala nang diretso pahayin. So, mula doon sa airport, magsasakay kami isang oras pa. So, sumatotal, nakarating ko dito na alas 12 ng gabi. So, ganito lang po nangyara sa buong araw ko na pagod na pagod ako. Buong araw kasi puro kabagalan ang nangyari, ang bagal-bagal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat sa inyong pakikinig at sana tangkilikin pa ninyo yung The Lugs Vlog. Kasi ngayon lang din ako umuwi din. Isang buwan at isang linggo ako noon. So, balik na naman tayo manggagawa OFW sa Hong Kong. Bye-bye. Thank you for watching at thank you sa pakikinig sa aking kwento. Kwentong ngayong araw na to na hindi ko makakalimutan. Bye-bye.